guys, magluluto tayo guys ng para siyang, pwede siyang iulam, pwede rin siyang i-snack guys. So, mostly sa atin guys, dahil na sa Pinas, mayroon tayong mga gusto ng bata, yung meatloaf, hotdog, or any kind mga ham. Pero, para magiging sustansya siya guys, so, bibigyan natin ng twist para magiging sustansya siya guys, at saka makakain pa ng mga vegetable yung mga anak natin. So, dito guys, meron akong piniprepare na, ito yung mga main ingredients natin. Meron tayong cabbage na pinakukuluan lang natin konti, tapos ginaganito natin siya guys. So, ready na siya guys. Tapos, next ingredients natin, of course, hot dog or ham or meatloaf or any kind of nito. Tapos, next is isang itlog. So, madali lang siya guys, at saka sobrang reachable lang sa atin, at saka sa araw sa bahay natin makikita natin siya araw-araw. So, next is paminta, hot powder yung gamit natin guys. Next is garlic, at saka onion powder. Tapos meron tayong pampanlasa, yung season natin, harina, at saka breadcrumbs. At saka meron tayong isang republica. Optional lang to guys kung gusto natin gamitan. Pero gamitan natin yung guys para magiging masarap. So, first step guys, punin natin yung itlog. Mix natin dito. Next one, kunting, lagyan natin ng kunting seasoning. Ang dami na natin yung seasoning guys para hindi mamaya. Next, kuha tayo ng kunting paminta. Same lang din, sobrang kunti lang. Isang maliit na perasong onion powder, garlic powder ng kunti, and then with paprika, kunti lang din. Tapos hahaluin lang natin guys. So pagod, hahalo natin yung iba, gamit tayo ng tinidor para. Next guys, is kukuha tayo ng kunting harina. Sa harina guys, sobrang hindi rin siya masyadong marami. Kunti lang din talaga. Dandami lang din natin sink time. The same procedure sa ginagawa natin kanina sa mga powder natin para hindi mo lang. Again. Ito, iiwan lang natin ng mga maliliit guys. Hanggang natin hotdog o any spam, pwede yung spam dito. Ito is lunch meat. Next guys, meron tayong cheese. Sliced cheese or liquid cheese bar or ano. Butter, pwede rin sa butter. Sliced cheese or liquid cheese bar or ano. Butter, pwede rin sa butter guys. Pero mas dito rin dahil ginagamit. Mas parang sa cheese. So simple lang yung gagawin natin guys. Kuha lang tayo ng ganito. Next is strips na yung menu natin guys kanina. Apat na piraso o tatlong piraso. Nasa inyo na kung gaano kalaki. Tatlo, pwede na yan. Tapos ibabalot natin siya sa cheese. Una. Next, ibabalot natin dito sa i-prepare natin na yung edge niya guys. Lagyan lang natin ng kunting. Tapos, gawin natin. Same lang procedure guys, lahat-lahat ng anong ginagawa natin ng una. So, sorry. Eat. Diba dyan? Ay, napitin ko na. Ako na yung ipon. Dito na guys, tapos na guys. Bangga na yung tingnan guys.
So kung mga vegetarian naman tayo, pwede na itong siya kainin diretso guys. Pero kasi nga, i-prepare natin for kids. So gagawin natin guys, living up pa natin. Kuha tayo ng kunting kanasong breadcrumbs. Lagay natin dito guys, lapag lang natin dyan. Next. Yan. Next. Okay. So ito guys, nag-prepare tayo dito guys ng breadcrumbs. Tapos kukunin natin yung kaninang sinusulusyon natin guys. Please, tupot lang natin sa dito. Pagtupot natin dito guys, ganoon lang natin siya. Tapos, iroll natin dito sa grape crumbs guys. So same, dito, sa dito. Tapos ito guys, ready to cook. Yan, next tip guys yun. Sobra tong healthy guys na yung ginagawa natin ngayon. Sobrang healthy, tapos aside na healthy guys, magugustuhan talaga ito ng mga bata. Tapos, kumakain na yung biji yung mga bata. Yung pag-ipot natin guys, magtahan yung kids natin. I-opposite lang natin sa para hindi siya na. So, i-aside-aside lang natin ito guys. So, sa dito sa pan guys, mag-add tayo na oil. Pagkatapos, hintayin lang natin niya. Magiging ready na yung oil natin guys. Tapos, try lang natin yung ginawa natin kanina. Tingnan natin yung nagawa natin. So, dapat natatama lang yung init ng apoy. Parang hindi na lang yung apoy nyo guys. Kasi nga, actually luto na naman yan guys eh. Yung ham or yung lansun meat natin or hotdog, luto na yan guys. Tapos yung BGG din natin, luto na. Pero lalagyan lang natin na siya ng, so makikita natin guys. So ito guys, healthy na healthy na. Instead na ang lumpia rapod yung gagawin natin guys, ginagawa natin na vegetable o yung cabbage para healthy and healthy, aside from that natural, makakain yung mga bata na vegetable. So pwede rin to pang business guys. So tapos na yung kuha natin guys, ready na siya. So titingnan natin guys, kung makikita natin guys yung cheese. So nagiging cheesy na yung loob. So gustong gusto na ng mga bata to guys. So makikita mo yan guys, kumapaw na yung cheese. So titingnan natin yung sa ilalim niya guys. So sobra siyang cheesy. Aside from that, finishing siya guys. Tapos para maging masarap pa siya guys, lagyan natin ng kunting sauce. Sour sauce. So ngayon lagay natin dito taas. So makakain natin sa ating mga anak, pwede rin dyan lahat natin guys. So hindi pa natin, so natin pa natin. So sobra siyang sarap guys. Kukubinin siya ng biso ko at init sa iyo tama tama yun. So alam guys, so thank you guys. Follow and comment and all of that guys. Thank you guys and bye bye.